kilala siya noon bilang Mr. Palengke. Nakialubilo sa mga tindero at tindera. Nag-drive ng padyak maging sa kanyang kasal. Ang pinakamabisang panlaban sa mga aswang ay bawang. Itong kwintas ng bawang na ito at binansag ang boy bawang at mahigpit na tutulan ang charter change na tinatawag na Constituent Assembly o CONASWANG. Ang dating kongresista ng tatlong termino naging trade secretary hanggang manalong senador, ngayon tumatakbo sa ikalawang pinakamataas na pwesto ng bansa. Sa likod ng kanyang mga patalastas, sino nga ba si Senador Mar Rojas? Chacha! Patayin! Ang glory of Palawan! Chacha na ito! Nagmula sa debut na familia si Manuel Mar Araneta Rojas II. Ang angkan ng kanyang inang si Judy Araneta ang nagtatagat ng paulad ng Araneta Center sa Cubao, Quezon City. Sa kanilang angkan din ang tanyag na bahay na puti sa Araneta Compound sa Pitwazon, Cubao. Hindi nakapagtataka na nakapagpalago rin si Senador Rojas ng ilang mga negosyo. Ayon sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALEN noong 2006. Kabilang siya sa mga may-ari incorporator o stockholder ng may higit 30 kumpanyang may kinalaman sa fast food, mining, petrolyo, golf clubs at iba pa. At sa kasalukuyan, umabot na sa halos 111 million pesos ang kanyang net worth. Sa kanyang bahay sa Araneta Compound sa Cubao, makikita ang koleksyon ng mga paintings ni Manansala at iba pang tanyag na pintor. Mamahaling kagamitan. At koleksyon ng mga libro. Hindi lang mayaman ang angkan ni Senador Rojas, prominente rin sa politika ang kanyang pamilya. Ang yumaong ama naman ni Senador Mar na si Gerardo Rojas ay dati ring senador. Habang ang kanyang yumaong kapatid na si Dinggol ay dating congressman ng Capiz. Ang kanyang lolong si Manuel Rojas ang kauna-una ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hanggang maging kalihim ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa mga panahong ito niya inilusad ang kanyang imahe bilang Mr. Palengke. Ayon sa report na inilabas ng Newsbreak Magazine itong Marso, umabot ng 23 milyong piso ang halaga ng ginastos ng DTI sa mga political ads tungkol sa tamang presyo ng bilihin, tamang timba at iba pa. Tumatak ang imaheng ito at noong 2004 senatorial elections, pumalo sa number 1 si Senador Mar. Nakakuha siya ng 19 milyong boto, pinakamalaking naitala sa kasaysayan ng politika sa bansa. Minsan ba nagamit niyo yung pondo ng DTI sa mga advertisements, Mr. Palengke? Kasi dito kayo nakilala talaga eh. Well, apat na taon akong DTI. Apo. Siguro nakikita nila ako ay linggo-linggo. Ay nasa sa Palengke, chin-check ang presyo ng mga produkto, sinisiguro yung mga timbangan, at sure, dun nga ako nakilala or dun nila ako napuna. Pero hindi naman ito nasa, palagay ko, hindi lang ito nasa ate, dahil kayo mismo sa mga news ninyo, pagtaas baba presyo ng mga bilihin, ay ako bilang secretary ang pinupuntahan ninyo. Ayon naman sa report ng Commission on Audit noong 2003, may mga outstanding receivables ang DTI na umabot sa mahigit 900 milyong piso na hindi may paliwanag ng ahensya. Bukod pa rin itong unliquidated cash advance na umabot sa mahigit 100 milyong piso. Pero binweltahan ito ni Senador Mar.
palagay ko, ako naman ay handa na upuan kayo at pakita sa inyo kasi alam ko na magmula nung 2003 nung ako'y natapos bilang DTI ay malinis po yung COA nung ako'y umupo bilang DTI. No? Nang umupong senador, isa naman sa mga isyong ibinito sa kanya ang pagkakapasa ng Cheaper Medicines Bill kung saan isa siya sa mga nagpanukala. Umabot na nga sa paglatala ng full page ad sa malalaking dyaryo ang patiko sa kanya tungkol dito. Mahina raw ang bersyong ipinasa niya. Sa unang bersyon ng batas na inihain sa Kamara, magkakaroon ng Drug Price Regulatory Board na siya magmomonitor ng presyo ng gamot. 1,500 gamot ang layunin nilang maibaba ang presyo ng 80% hanggang 90%. Sa naipatupad na bersyon naman, 50% lamang ang ibinabang presyo ng mga gamot na ito. Nung ako'y naging senador, ay isa yan sa una kong hiniyain at finalan in 2004. In that Congress, naipasa ko sa Senado yan. Pasado sa Senado yan. Hindi pumasa sa Kamara de Representante. So wala silang version. Sa kabila ng mga isyong ito, nananatiling number one si Senador Mar sa mga survey. Sa mga rally ng Liberal Party dito sa San Pablo, Laguna, kung saan dinubog maraming tao sa meeting ni Senador Mar Rojas at Senador Pinay Aquino. Sa gabing ito, tinatayang nasa 3,000 hanggang 5,000 tao ang dumalo sa rally para sumuporta sa Liberal Party. Masigasig man ang pagkampanya at suporta ni Senador Mar kay Senador Noynoy Aquino, malayo ito sa una niyang hangaring tumakbo bilang pangulo ng bansa. Pero sa naging takbo ng pangyayari sa politika noon, minabuti niyang magparaya kay Noynoy. Naging madamdamin ang kanyang talumpati nang ipahayag ang kanilang kandidatura ni Noynoy. Tama na ang hanggang puro pangarap na lang. Gawin na natin. Ngayon, today, I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Pero hindi nakaligtas sa pula ang ginawa niyang ito. May power sharing ba mangyayari sa inyo ni si Noynoy na mananalo? Amo, Jiggy, iisa lang ang pangulo. Ako, panatag ang kalooban ko na si Senador Noynoy Aquino ang magwawagi. No? Hindi lang ang kanyang pagsuporta kay Noynoy ang pinupukol sa kanya, maging ang kanyang kabiyak na si Corina Sanchez, batikang mamamahayag, hindi nakaligtas sa mga issue. Ano pong pakiramdam niya na pati yung may bahay niyo, si Ma'am Corina, eh, na kakaladkad sa mga isyo na i-intriga din dito sa kampanya? Alam mo, Jiggy, sa totoo lang, ako mismo bilang mister niya, no? Talagang kahit nagalit ako, nagpapanting talaga ang tenga ko, gano'n. I mean, pero siya na nga nag-a-advise sa akin na huwag nalang pansinin yan sa kanyang pagtagal sa news at saka sa bilang journalist. Alam niya na yung mga ganung hakbang, mga desperadong taktika na lang yun. Habang papalapit ang eleksyon, patuloy na umiinit ang mga batikos na ibinabato sa kampo ni Senador Mar. Magtutuloy-tuloy kaya hanggang sa araw ng eleksyon ang nangunguna niyang ranggo sa mga survey. Bagamat galing sa kilala at mayamang pamilya si Senador Mar Rojas, malapit naman daw ang kanyang puso para sa mga kapo sa buhay. May mga nagsasabing hindi ganap ang kanyang nagawa para sa mga mahihirap na itinanggi naman ng senador. Nasa taong pagpapasya kung iluluklok siya sa Mayo bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking reporter's notebook.